Ano pong trabaho pwede po pagtapos mo dito? Ilang years po ba sa MASCOM? May board exam po ba ang MASCOM? Mahirap po ba thesis ng MASCOM? Required po ba fluent mag-English if mag-take ng course na? What's up, guys? It's Camille. Okay, so for today's video, this video is related to the video that I uploaded. I think mag 2 years na yon. So this is the part 2 of that video. So ito ang frequently asked questions about communication arts. Okay, so itong mga questions na to ay galing sa comment box or dun sa kinoment nila sa video na yon, sa last video na yon. So, ayan, kung interested kayo sa first video na yon or sa part 1, ayan siya. Hanapin nyo lang siya dyan. Basta 2 years ago yon. Ay, magta 2 years ayon. So, without further ado, let's get started. First question, magkano po tuition nyo? Okay, ang tuition ko kasi sa EAC is 25,000. Start ako na 25,000. Tapos, hanggang umabot ako ng 11K. Pababa ng pababa yun, guys. Pababa ng pababa. Kasi depende naman yun sa kukunin mong subject. Kasi pabawas naman yung pabawas yun. Naranasan ko na nung 4th year ako, dalawa na lang yung subject na pinapasukan ko. Ayun. Next po. Pag MASCOM ka, dapat mabilis mag-isip at always updated sa paligid-ligid. Yes po, tama po yan. Dapat po as a communication arts student or as a future communication or media practitioner, kailangan guys, ano tayo, lagi tayo update sa paligid natin. Kailangan, ano tayo, vigilant sa paligid natin. At saka, lesson learned sa amin kasi dati, nung parang sa college yun, may tinanong sa amin yung professor namin and then, parang kami, hindi namin nasagot kasi sabi niya, ano ba yan, MASCOM kayo? Tapos hindi nyo alam na nangyayari sa paligid natin. Ano ba yan? So, paya kami. Tsaka, pagdating na rin sa mga government officials, sa mga pangalan, dapat kabisado nyo yun. Kilala nyo yun sila kasi nakakahiya kapag hindi mo sila kilala. Sobra. Next. Ilang years po ba sa MASCOM? So, 4 years po sa MASCOM at it depends kung tatamad-tamad ka, ibagsak mo lahat. Alam mo yun? Abot ko ng 6 years. Hi po ate! Happy po ako na nakapanood ng video na to. Sa tingin niyo po, madali po ba makakuha ng trabaho pag pagiging director ang kinuha mo? So, para sa'yo, sa mga nagtatanong din kung mahirap ba or madali. Guys, wala naman po madali sa buhay. Kailangan po yung pinagtsatsagaan mo, pinagtatrabahuhan mo para makuha mo yun. So, ayun. Para sa akin, hindi siya madali. So, kailangan mo talaga. It's a step-by-step basis. It's a process, guys. Next. Ano pong trabaho pwede po pagtapos mo dito? So, pagkatapos mo dito sa communication, pwede ka maging isang media. Basta, alagad ka ng media. Ganun, media practitioner. Pwede ka rin maging DJ. Pwede ka rin maging journalist. And, basta madami pa. Pwede kang maging, ang tawag sa ganun, yung advertisers. So, yun, mapunta ka naman sa gantong sa industriya na advertisements. Maganon, madami. Hindi lang siya nagpo-focus sa isang goal. Basta madami siya, guys. Basta maabilidad ka lang. Yun. Okay. Ano pong suggested book po pag first year? Mag-advance reading po sana habang naka-lockdown. So, ayan. Ang suggest ko sa inyo is Intro to Communication. Meron naman yung siguro mga PDFs sa Google, pwede nyo makita. At free naman siguro yun. Kasi kami dati sa library naman na yun nabasa. So, Intro to Communication muna bago kayo magpunta kung saan sa ang field ng communication. So, mas makakatulong yun sa inyo, mas maiintindihan nyo kung ano ba talaga yung communication. May board exam po ba ang MASCOM? Wala. Wala pong board exam ang communication kasi po, kapag-graduate mo, agarap ka na ng professional na isa ka ng ano, ayan, wala ka nang iintindihin. So, wala kami mali sa lisensya, ganun. Ate, pwede ba na kunin ko this senior high ay arts and design, pero ang kukunin kong course ay MASCOM? Yes, babe, pwedeng-pwede. Kasi yung mga kakilala ko naman, senior high sila, ang kanilang strand ay ADM. Pero, nung nag-college na sila, ang kinuha nila, psychology. O, di ba sobrang layo? Ayun, pwede yun, babe. Kasi, ikaw pa rin mo mamili sa college, me. So, kung gusto mo kong relate o hindi, ganun. Mahirap po ba thesis ng MASCOM? Be, ako yung sabi sa'yo, walang madaling thesis, lalo na ako yung mga kagrupo mo, eh hindi kayo nakakapag-cooperate sa isa't isa, mahirap talaga. Walang madali na thesis talaga. In any course, in any, ano pa yan, program, walang madali. Okay lang po ba na iPad ang gamitin kesa sa laptop?
Thanks po. More videos about mass communication po. Okay lang. Kung anong meron ka dyan sa inyo na makakatulong, pwede mo yung magamit. Parang pag-vlog. Kung anong meron dyan, gamitin mo. Parang pakapasya ka ng tao. Ayun, para sa akin yun. Oh, pwede naman yung iPad. Oh, kasi pwede ka rin mag-edit doon. Pwede po yun siya. Di ba may mga Microsoft ano din naman yun sa loob. So, pwede yun. Pwede yun. Required po ba fluent mag-English if mag-take ng course na to? So, para sa akin, hindi. Hindi naman siya required na fluent. Ang mahalaga, eh, nakakapagsalita ka ng English. At nakakaintindi ka ng English. Kasi along the road or along the run na yan, pagpasok mo sa course na to, eh, matututo ka naman. Tapos madami ka pang matututunan na new vocabulary words. Next po, may math po ba na subject ang mass comm? So, alam ko nasagot ko to sa last video, sa part 1. So, meron kaming math, pero sa curriculum ko nun, tatlo lang yung math na encounter ko. Una, yung college algebra. Sunod is yung economics. So, may konting math yun. Tapos last, yung statistics. Yung college algebra, basic lang siya, na parang ito, high school ka. Yung economics, parang yung mga ano lang, nagtakalimutan ko na si, sorry. Tapos, yung statistics, makakatulong sa inyo sa, ano nyo, thesis, or sa pag-ima research kayo. May film po ba sa mass communication? Yes po, meron po kaming film writing, intro to film writing. Tapos, noong time na yun, pinagawa kami ng short film. Ayun. Okay po ba communication sa AYAC? Okay. Kung okay daw po ang communication sa AYAC, for me, honestly, hindi. Kasi, ano eh, priority kasi ng EAC yung mga med courses. Like mga medical technology, PT, RT, OT, mga ganun. Mas ano nila yun eh. Mas gusto nila RadTech, mga ganun. Para sa akin, hindi kami napapriority. Ganun. Anong campo masasuggest nyo for first year students? Kung anong meron sa iyo, kung anong makakatulong sa iyo kahit DSLR man 'yan, kung kahit hindi naman siya yung sobrang bigate na camp. Okay na 'yun, kasi ako na pasok ako ng first year, wala akong kagamit-gamit, wala akong laptop, wala akong camera, tapos yung cellphone ko pa hindi marunong na yung camera, ganun. Kaya naka-red naman ako. Ate, ask ko lang po, ano po pagkakaiba ng Bachelor of Science Mass Communication? Mass communication, same lang po ba yun? Ayun, mabuti natanong mo to. Kasi, before, ayun, ano na kami, parang pang second batch kami ng ADCOM sa EAC. Tapos, yung mga higher batch sa amin, yung mga senior sa amin, BS Mass Comm. So, hindi ko rin alam kung bakit kayo, kasi yun yung unang curriculum ng CHED. Sa communication, sa mass communication. Hindi ko alam kung bakit ganun. Kaya, tsaka ba't may science? Hindi naman kami more on arts kami. Ewan ko lang. Siguro, tanong mo na lang sa CHEDBE. Hindi ko rin talaga gets. When taking up AB communication, kailangan po ba may experience ka in your high school years like joining press club and competing for DSPC, etc. or belong as SPJ curriculum? For me, hindi naman siya required. Kasi ako hindi naman ako hinanapan na nag-enroll ako sa AYAC or ganito ganyan o ano ako ganyan. Tingin ko ano eh, mabibuild mo na lang yan kapag nasa ano ka. Kapag pasok mo talaga dun sa school, sa university, college na gusto mo. Ayun. Para sa akin yun talaga. Experience talaga yung magpapahubog sa'yo as a person. Yun, para sa akin ganun. Hindi mo kailangan experience ka. Kasi pagpasok mo pa lang doon, mararanasan mo yun. At alam ko na mas magkakaroon ng progress sa'yo. Ayun. Ay, ate, sana mapansin mo po ako. Ask ko lang po, may height requirement po ba ang AB broadcasting? Wala. Walang ganun sa amin eh. At saka isa pa, pansin ko lang, sa AYA kasi, walang hair color requirement, yung kailangan black. Tapos, sa ngipin, walang ting ganun. Walang ganun sa amin. Parang, sige, pumasok pa lang. Ito, hi ate, curious lang po, what if ICT po yung kinuha ko ng senior high, tapos mas kumukunit ng course? Paano po kayo mga subjects hindi ko na-take during senior high? Pag ganun kasi, alam ko, yung mga minor subject lang yung makikredit sa'yo. Kunyari, meron kayo understanding the self, mga ganon. Yung mga minor subjects na sa tingin mo meron dito sa papasukan mong school. Okay, ang gawin mo, magpa-background check ka lang sa school mo or magtanong ka na, like mag-inquire ka na agad. Para, kung yung kukunin mong ganitong course is ano ba sa'yo? Ganon, kasi minsan kasi pag-bet mo din eh. Pag-bet mo, parang okay lang kahit hindi na makredit, diba?
So, ayun. Ano po pinagkaiba ng AB Communication at AB English? Ano po pinagkaiba at pinag-aaralan? Sa AB Communication, it means Bachelor of Arts in Communication kami yun. Yung AB in English, anong alam ko about sa about English talaga siya? Oo, more on literature na ano sila, ganun. Kasi sa, wala kasing ganun sa AEC, pero yun yung naririnig ko. Pag AB Communication kasi sa amin, wala kaming major, tapos lahat ang pag-aaralan. Oh, like film, radio and TV broadcasting, advertising, ano pa ba, film writing, basta madami. Oo, pag-aaralan nyo talaga lahat. Nagde-design din po ba kayo ng mga banners at logos or any marketing theme po? Hindi po. Pero ano kasi, nung nag-advert, meron kaming advertising na subject, ano eh, parang pinag, parang ano namin yun, parang project namin na kailangan mag-design kami ng ganito ganyan. Pero, hindi kami yung parang talaga na kailangan na mag-ano kami, magawa kami na yun po. Walang ganun, ano. Gusto ko po sa photography or sa mga edited ng pictures and video, ano po dapat kunin ko? Sa ano, sa AB ko, may ganun din kami. Meron din kami photojournalism, pag-aaralan niya yun. Tapos, edited pictures, kami-kami lang nakakadiscover, no? Promise, yung parang kami-kami lang. Pag genre mo talaga yun, or ang tawag sa ganun. Yun, parang passion. Pag passion mo gawin yan kasi ako, bet-bet ko talaga mag-edit-edit ng videos. Ayun, dun ako lagi napupunta. Kaya kami ang production kami. Ako lagi taga-edit. Ayun, ganun. Ate, pag nag-take po ba nag-mascom, meron ka pong major na pagpipilian din po. Sa ibang school, may ganun sila. May ganun sila. Merong communication arts lang. Tapos merong ano ba yung nakita ko? Merong ganto-ganyan, major in broadcasting, ganto-ganyan, major in ganto. Saan ko ba nakita? Sa PUP ba nakita yun? Kasi dati, binala ko pong mag-transfer ng PUP. Kaso, basta hindi natuloy yun eh. Ayun. Alam ko sa ibang school, may ganun siya. Ikaw na mamimili kung saan mo gusto. Ganun, kung gusto mo broadcasting, sa ganito ka, sa ganyan. Ayun po. Next po. Ate, pwede po yan for reporter or news anchor? Yes po. Pwede po dito. Lalo kung meron kang confidence, makisalamuha sa mga tao, humarap sa camera, ma-pressure ka kapag may, ano kayo, kapag may ganito, meron kayong ganito, ganyan, meron kayong shoot, meron kayong dito, i-cover, yun. Na-encourage po ako sa video na i-pursue, lalo ang mascom. Pero curious lang po ako, anong pinagkaiba ng AB and BA mascom? So kanina, may nagtatanong ng BS mascom, tsaka sa AB communication. Ito naman, ang tinatanong niya, ano ang pagkakaiba ng AB sa BA mascom? Ganito yan. Nung pumasok ako sa AYAC, nagtataka din ako. Sabi ko, bakit ang ibang course? BS mascom. Ay, BS medtech. Or Bachelor of Science. Iba't kami, AB. Eh, pagbasahin mo, Bachelor of Arts. Diba dapat BA? So, sabi ko, bakit kaya ganon? So, hindi ko alam. Baka siguro, nasanay nyo lang na ganon or mas maganda or alphabetical lang ginawa nila kasi AB. Baka ganon. Pero kasi sabi ng professor namin na one time dati, sabi niya, dapat daw BA talaga yun. BA Communication. Last question. Ibigong po ba ang mas wack na course pag aspiring film director ka po or gusto maging television production? Magkahiwalay yun, be. Magkahiwalay yung film director tsaka si television production. Si film director, may ganung course na hiwalay. Bigyan ko ito ng example. May ganun sa Mint College. May ganun sa... Kasi course yun ni Julian Trotto dati. Tapos, may ganun sa... UMAC, sa University of Makati, kasi may mga friends din ako na kinukuha sila ng film director. Tapos, pag television production, pwede kang mag-ABCOM, mag-communication arts, kasi part din naman na meron kaming RTV or radio and television production. So, mapag-aaralan yun doon. So, ayan, that's it for this video. Ayan, sana may natutunan ka at sa video na to. At sana nakapili ka na ng perfect course for you. Ayan, so, lagi mo lang sundin ang puso. Pero, kapag pinilit ka na, sige na, game na, yun na lang. Ayan, so, pero sa mahirap din kasi kapag pinipilit ka dun sa bagay na hindi mo naman gusto. Parang, ano ba yun? Siyempre, 4 years din yun. Parang 4 years kang hindi mo gusto yung ginagawa mo, diba? Ayun, so, sana may natutunan kayo dito at ayun lang po. Kung bago ka sa channel ko, subscribe to my channel and also leave a like and
Share this video pa sa mga gustong mag-mascom. Ayan po. So always remember, be kind to one another. Bye!